Kumusayin na po natin kondisyon ng Bulkan Canlaon. Makakusap natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo, sa latest monitoring niyo po, nasundan pa ba yung pagsabog ng Bulkan Canlaon kagabi? Wala na po tayong na-observe na pagsabog since yesterday, so hindi na po nasundan. Opo. So far, yung explosive eruption yesterday. Asamba ba yung iba pang volcanic earthquake, ashfall, iba pa ho dyan sa Bulkan ngayong araw na ito? May mga tatlo tayong scenarios na tinitingnan. Kapag yung monitoring parameters natin are maintained, pwede magkaroon ng phreatic and short-lived explosive eruptions in the next few days. So if this happens, alert level 2 will be maintained. Ngayon, kapag dumadami naman yung earthquakes natin, ground deformation and volcanic parameters ay lalala, pwedeng magkaroon ng magmatic eruption. So if this happens, pwedeng itaas namin yung alert level from alert level 2 to alert level 3. Now, if kapag monitoring parameters naman natin will decline, the alert level will step down to alert level 1 after sufficient observation has elapsed. Opo. Ano po dahilan ng pagsabog, Director ng Bulkan Canlaon? Ito pa yung matagal na binabantayan ng PBOX. Yes, matagal lang binabantayan namin ang Canlaon Volcano. The reason why it erupted because it's active. And since 1866, meron na tayong 43 volcanic eruptions, opo, including the one yesterday. Opo. Ngayon, for the past year, since 2023, naglabas tayo ng limang advisories for Canlaon Volcano kasi dumadami yung volcanic earthquake. And in fact, the last advisory that we released was last May 26 kasi nagkaroon ng 24 volcanic earthquake. Normally, hindi tataas sa limang volcanic earthquakes in a day yung Canlaon Volcano. But last May 26, nagkaroon ng 24 volcanic earthquake. That's the reason why we released an advisory. Mm-hmm. Saan po mga lugar sa Negros Island ang pinakamapanganib po ngayon? Meron tayong lugar na kasama doon sa 4-kilometer permanent danger zone. So may barangay na kasama sa La Castellana, may barangay sa San Carlos City, opo, meron sa Bago City, and may apat na barangay sa Canlaon City and dalawang barangay sa La Carlota City ang kasama doon sa permanent danger zone. Opo. So ito yung mga delikado, dapat walang tao dito. Director, paalala po sa mga residenteng nakatira malapit sa Canlaon, may mga ginawa na rin po ba kayong parang evacuation? Yung LGU sa La Carlota City, nagpa-evacuate sila. Opo. Kahapon. But paalala natin sa ating mga kababayan around Canlaon Volcano to observe the permanent danger zone, which is 4 kilometers from the crater of the volcano. Opo. Huwag pong pumasok sa loob to minimize risk from sudden explosions, rockfalls, or landslides. And kapag may volcanic ash or may masangsang na maamoy sila, then they have to wear face mask. Sa ashfall, opo. Ay, maraming salamat po, FIVOX Director Teresito Bacolcol. Ingat po. Maraming salamat din po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.